Ayan, andito na tayo. Una, gusto po namin magpasalamat sa lahat ng umatid na, sa unang serya ng ating webinar last Saturday. So welcome back po sa pangalawang serya ng Marikina Organization of Learning Leaders o MOL. Patungkol sa flexibility ng topic natin sa kabuuan ng serya. At last Saturday, pinag-usapan natin ang flexible leadership. Paano nga ba maging isang mabuting leader sa ating pinamumunuan? At ngayong hapon, tatalakayin ni Dr. Habihan ang flexible learning o paano nga ba maka-adapt ng epektibo sa online learning at ano ang mga strategies para sa lahat ng uri na mag-aaral ngayong pandemya. Pag-uusapan din natin kung paano maging learner-centered at independent learner. Kaya abangan po natin ang diskusyon ni Sir at ihanda yung mga tanong ninyo mamaya. Ngayon, ipinakikilala ko muli ang kapitapitagan at tunay na edukador, Dr. Erico M. Habihan. So yan, inaatay natin si Sir. Ayan, Sir! Sir, add to stream. Ayan, Sir. Ayan, hapon! Nako, napakaganda ng ating hapon ngayon, Sir JP, kasi ang dami ng pumapasok sapagkat nagdiriwang ng Teachers Month para sa taong ito at siguro yung mga serye natin na tatalakayin magmula sa araw na ito hanggang sa TikTok nung natin bukas ay magsisilbing inspirasyon para sa ating lahat ng mga guro na kakaiba ang inaasahan para sa taong ito ng pagtuturo at kaganapan bilang isang mahusay at mabuting guro. Thank you very much po. By the way, salamat po ha, sa pangunguna ng ating Professor JP. At syempre ang ating technical worker na si Miss Ann sa nakaraang Sabado na nagsilbing mga inspirasyon ko para maisakatuparan ang ipinahaging ito ng Marikina Organization of Learning Leaders. Yung MOLL po, M-O-L-L, ay ito po ay asosasyon ng mga guro na kung saan ay nakapagtapos ng master's degree at ng doctorate degree para maging isang bahagi ng samahan dito sa lungsod ng Marikina. At sila po ang nagtataguyod ng ganitong uri ng sitwasyon at ng ganitong uri ng pagtalima para mas lalo pang maragdagan ang kaalaman ng mga guro, ng ating mga dalugguro para sa bansang ito na nagsusumikap para matulungan ang ating mga estudyante sa kanilang pagkatuto at sa kanilang pagiging isang mahusay na tao. So yan po yung kaganapan natin ngayon. Tumuloy po tayo sapagkat isang oras lamang ang ibinigay sa akin ng MOL para sa seryeng ito ng flexible learning. Mapapansin po ninyo, yung tinalakay natin noong unang Sabado ay flexible leadership. Paano maging lastiko ang pamumuno, paano magkaroon ng behikulo sa pag-angat, pagbaba, pagtaas, pagbaba, pagiging simple, pagiging bongga ng isang pinuno ng paaralan, ng isang pinuno ng organisasyon, ng isang pinuno ng samahan, ng isang pinuno ng institusyon sa nakaraang Sabado. At itutuloy po natin yan ngayon sa hapong ito para makita naman kung paanong ang pagkatuto ay maging isang lastiko. Pagkatuto po nino ng estudyante at higit sa lahat ng guro. Ng guro at higit sa lahat ng estudyante. Kaya po, pag sumikapan ninyong mapakinggan at maipalalim ang isang magandang pagtalakay ngayon at ang mga tanong ninyo mamaya na aking sasagutin para sa webinar na ito. Second Saturday ng Flexible Learning, Flexible Leadership, Flexible Assessment o discipline. Okay? So, tumungo po tayo sa pagtalakay natin. Happy Teacher's Day po sa inyong lahat. Mapapansin po ninyo yung framework na ginamit ko ng nakaraang Sabado. At ito po ay gayon din. Nagsimula ako sa flexible leadership at ngayong araw na ito ay bibigyang puhunan ko at pansin ang lastiko sa pagtuturo. Flexible learning. At dito po ay magiging kaganapan ang isang mahalagang perspektiba para sa ating lahat. At ito ang nais nating nilalayon para sa araw na ito. Okay? Tingnan po natin ang
konsepto para sa pedagogical na dulog. What must be the basis of flexible learning? So at the end of the day, we'll be focusing more on the context in the pedagogical kind of approach that we're considering the moment we start the teaching and learning process comes October 5. Okay? Well, ganito po yung tinitingnan natin. The school ideal product flowchart would be in consonance with this kind of situations. And you would notice that there are three fundamental principles for you to consider. The starting point, which is the demography of the school, the vision, mission, objective, the key related areas, and the performance indicators of a school, of a certain institution. And then from there, you're going to have the learner's profile. That's the reason why the Department of Education or any institution was able to get the profile. Saan nakatira, ilang taon, saan nagsimula, anong ginagawa, anong nangyayari, para matugunan yung kanilang mga pangangailangan batay sa datos. Of course, you are to get the data of your profile because you want to become ready the moment you start the teaching and learning process. In this particular program, you're supposed to know who, how, and definitely where the students will be definitely going on, will be definitely putting into right context, will be definitely considering a certain perspective in order for you to attain your ideal objective, your target, your goal. And of course, all schools has a corresponding objective, has a corresponding all schools have rather corresponding objectives, targets, and goals, like an ideal graduate, ideal product, ideal learner. So pag tiningnan po ninyo, there's a gap between the learner's profile here, and of course, you have the gap here in order for you to attain the ideal graduate and ideal product. Okay? So on that perspective, then you're going to have now the context. And you would see that that item would be now in consonance with our considerations. So, tingnan po ninyo kung paano natin makikita ang lahat para nang sa ganun, mas maliwanag po yung makikita nating bahagyan na ipinapakita sa atin ng perspektibang ito na ating pinag-uusapan. So yan po yung aking kanina ay binibigyan ng pansin. Okay? So, pansinin po ninyo na ang lahat ng yan ay nakatuon sa isang maayos na kaparaanan. Okay? So, isa pong hudyat yan na sana ay nakikita natin hinggil sa isang masusi at matibay na kaparaanan. At sa atin pong pagkakaroon ng isang bagay na dapat nating may sakatuparan, ang atin pong dulog ay nakasalalay sa bagay na ito. At yan po ay yung nakikita natin na PowerPoint na siyang binabanggit ko kanina. So, yan po yun. So, nakita niyo po, merong puwang sa gitna. Kung anong nakuha ninyong mga datos sa nakaraan, katulad ng ginawa ng DepEd, merong kayong pupuntahan at merong gap sa gitna. Ano ngayon ang bagay na ito? Of course, if you will be considering such particular gap, then you're gonna go through your own basis. And that is the vision, mission, objective, the key related areas, the performance indicators of your own institutions in order for you to attain and answer the questions like who will be or who will they become and what
do we want our students to be live with? Kaya po, yung nasa gitna na yan, ang siyang ating pag-uusapan ngayon. At yun ang tatawagin nating flexible learning. Okay? So, dun po sa bagay na yon, makikita natin ang mga konsiderasyon kung paano isasagawa at kung paano isasakatuparan, dapat malinaw tayo. At ang linaw na yan, ang siyang bibigyang puhunan natin. Flexible learning is definitely a multi-layered and multi-faceted kind of process. It is a continuum of approaches in terms of time, place, pace, content, and mode of learning applied in different kinds of degrees. In other words, as Deakin University from Australia 2009 consider this kind of learning, then it follows an overarching driving force that provides learners greater choice and not an alternative mode of education. So malinaw po yung gustong palabasin sa atin ng definisyon ng flexible learning. Kaya sa napakarami ninyong napanood na mga seminar, webinar, at pagtalakay, binibigyang pansin natin ang napakahalagang bahaging ito. So by definition, sinasabi ni George at saka ni Luke 1995, kung ito ay learner-centered, dapat encouraging greater independence, excuse me, and autonomy on the part of the learner. So sa makatwid, pag nag-webinar ka, kinakailangan yung salitang independence at yung salitang autonomiya ay kahalo doon sa flexible learning na konsepto. Kaya yung dating mga nagdidikta, yung dating mga parang mga Hitler na guro, yun yung binabangga ng teorya ng flexible learning. Okay? Batay sa definition ni George at ni Luke. Its ethos is to enable and empower learners and give them greater control of their learning and become more self-directed. So you see, the control is definitely given to your learners and the direction is also given to your learners. It increases several choices. So, pag pinupursige mo yung konteksto ng kaganapang ito, kinakailangan malinaw yung pinatutunguhan at malinaw yung konteksto na gusto mong gawin sa iyong mga estudyante. So, may kakaiba ba yung ginagawa at ginawa ni Kristo nang siya'y pinakadakilang guro ng mga panahong yaon kaysa sa sinasabi ng flexible learning sa panahon ngayon? Pag-isipan ninyo maigi yun. Mapapansin ninyo, nung si Kristo ay naging guro, learner-centered siya. Ang sentro niya ay tayong mga estudyante niya, ay tayong mga nilalang ng kanyang ama. At binagyan tayo ng kalayaan, independente, at binagyan tayo ng otonomiya para matuto at alamin ang ating mga ginagawa sa ating buhay. Ang control ay nasa atin, di ba? Ibig sabihin, kung gusto mo yan, edi sumigi ka. Kung gusto mo ito, edi sumigi ka. Ang control ng pagtingin at pagsipat paano natin pairalin ang ating utak at ang ating desisyon ay ibinigay sa atin. Tapos ang direksyon ay pang sarili. Bakit? Kasi malaya at maraming mga choices. So, tandaan ninyo ha, yung curriculum na binigay ng DepEd ay dapat nakaangla sa curriculum na binigay ng Diyos. Ito yung tinatalakay ko sa curriculum development system. Mapapansin ninyo, walang pagkakaiba yung curriculum development system ng dakilang guro at yung curriculum development system
ng mga guro sa ngayon katulad ko at katulad ninyong nakikinig. Kaya, hindi ito bago. Hindi ito panibago. Ito ay pagbabalik lamang sa atin na dapat nating maunawaan na ang flexible na pagkatuto ay ibinibigay natin sa kakanyahan ng ating mga estudyante. Sa Makatwin, nagkakaisa ang Deakin University from Australia, ang sinasabi ni George at ni Luke, at ang sinasabi pa ni Ellington, ang sinasabi ng DES, the Australian Government, ang sinasabi ni Collis and Moonen, at ang sinasabi ni Sherville, at maski na ng Wikipedia na nababasa ninyo sa paligid. Okay? So, ang tagal-tagal na pala nito, pero ang akala ng marami ay ngayon lamang sapagkat pumasok ang pandemya. Mali. Maling-mali. Matagal na ito at dapat ito ang ating ginagawa mula pa noon. Okay? Kahapon, habang nagkaklase ako doon sa pamantasan ng Lungsod ng Marikina, si Miss Isa, nagtanong siya sa akin, "Sir, paano po yung mga hindi nakahabol at hindi nakagawa sa ating klase ngayon?" So I said, "Well, pwede silang humabol, pwede silang gumawa. Pero iba naman kasi yung nandito at nakikinig sa akin at nagkakaroon ng pagkakataon para sa aking kondisyon versus sa kanilang humahabol at wala sa panahon ng ating pagtuturo. Subalit, pinagbibigyan ko pa rin ang lahat ng iyon. Bakit? Kasi yun ang kanilang dapat may isagawa. Ang gamitin nila at ang isakatuparan nila ang independensya at autonomiya sa kanilang pagkatuto. Kaya nga, facilitating tayo eh. Diba? Teachers are merely facilitators. But, in the context of facilitation, in the context of facilitating such particular context, the discipline should be there. So, yan ang sinasabi ng flexible learning. Context of flexible learning. Okay. So, kung ganon, the underpinning context for this particular flexible learning coming from the different people in a certain university. Paborito ko yung Deakin University. Nabisita ko yan nang ako'y pumunta ng Australia. Kaya yung kanilang pagtingin sa flexible learning ay aking ginagamit. Kasi nakapag-aral ako dyan ng 2 linggo nang pinadala ako ng DepEd sa bansang yan. It's still students, learners, centered in perspective. Okay? So, from the flexible learning, which is the universal kind of set, learning can be found in using this, okay, strategies. Online learning, mobile learning, blended learning, multimedia learning, virtual learning, etc. In other words, the universal set is flexible learning, and the subsets are the different learnings that would articulate the principle and context of flexible learning. Ang malaking kabuuan ay flexible na pagkatuto. At ang maliliit na mga bagay-bagay para malinawan ang flexible learning ay ang mga nakikita ninyo sa parisukat, sa parihaba, at sa tinatawag nating mga oblong. Okay? So magmula dyan, mayroong 11 na dimensions ang pagiging flexible at 5 kategorya. Batay kay Collins at kay Wendy 2002, these two experts were able to come up with 9 dimensions of flexibility and 5 key categories. Flexibility related to time, so you would see time, which is fixed, and it can be flexible in context. It can be contained, the flexibility related to contained, which is definitely an important factor of the teaching and learning process. A flexibility in the entry requirements, in other words, the participation of your students. A flexibility as regards instructional approach
and resources, or approaches and resources, which is merely pedagogical in nature, and the delivery and logistics, paraan, at syempre, ang kapirahan. These five fundamental principles are actually in accordance with the aspects in a flexible learning environment. Gagamitin ko ang filosofiya at technical na perspektiba mula sa www.deaconeducation in Australia. So you say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fundamental context of aspects in a flexible learning environment. Let's start with the time. Unahin natin yung oras. Sa pagtingin at pagsipat kapag ka-oras ang pinag-uusapan, I have to consider the theory of Einstein as regards relativism. He said that time slows down or speeds up depending on how fast you move relative to something else. Kung ganun, sa sandaling ikaw ay magturo, pinag-uusapan ang aspektong oras. Bakit? Kasi ang sabi ni Javi dyan, kung ang panahon o oras ay ginto, huwag mo itong aksayahin. Kasi baka maubusan tayo nito. Ilagay natin sa tamang oras ang tamang pag-aaral at pagkatuto. May tamang panahon para sa mga bagay-bagay na ito. Yun ang dahilan kung bakit yung oras ay napakahalagang disiplina sa pagtalakay ng aralin, sa pagtatasa ng aralin, at sa pagtingin ng proseso sa aralin. Ito ay ang pagbilis at pagbagal sa proseso ng pag-aaral. Kaya nga, di ba, pag hindi mo nasusunod yung oras sa nilapat mong lesson plan, na nagkakaroon ka ng lull. Okay? Nagkakaroon ka ng pagkakataon para ma-adjust, hanggang naubusan ka na ng oras at hindi mo na mahabol ito sa mga susunod na panahon. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya dapat flexible yung context nung kaparaanan ng pagtuturo o sa pagtuturo. Yung pangalawa, pace. Hugs and pace model consider this as playfulness, acceptance, curiosity, and empathy. And in that particular context, the theory has something to do with the support a child's development program and to support the development of child as regards self-awareness. In other words, the personal quality should be the starting point of all these things. Kaya yung paraan kung paano mo susuportahan yung bata para makita niya ay isang flexible na pagbabahagi para sa kanyang nararamdaman sa paglalaro, sa pagtanggap ng kanyang sarili, sa kanyang mga tanong, at sa mga awa at tingin empathy. Yung paglalagay mo ng iyong sarili sa sapatos ng iyong mga estudyante na dapat ay naiintindihan mo. Kasi kapag nararamdaman mo ang mag-aaral, ang kilos at galaw na may kaagapay sa pagmamahal, tapos ang laban ng pag-aalinlangan. Yun ang sinasabi na filosofiya ni Javi dyan. Okay? Yung pangatlo, mapapansin mo na mahalaga yung place. Okay? Yung pwesto, kapaligiran. The theory of place emerged from Barker's 1950s fundamental principle. And this is a functional description of everyday human activity. Siyempre, pag nandun ka sa isang lugar na iyong kinalalagyan at ang iyong mga estudyante ay nasa isang lugar na kanilang kinalalagyan, ang platform man ay teknolohiya o hindi, face-to-face man o hindi, ang bawat espasyong yan ay may kaukulang lugar na dapat ginagamit ng maximum na kalalagayan. Halimbawa ngayon, ikaw ay nagtuturo sa pamamagitan ng teknolohiya. Yung iyong sapat na kaparaanan, yung ginagawa ko ngayon, ay isang pwesto na dapat naiintindihan ako ninyong mga guro na nakakarinig sa akin. Na habang ako ay nagsasalita, ang espasyo ng pagkatuto mula sa tunog, mula sa kapaligiran
na inyong kinalalagyan at kapaligiran ang aking kinalalagyan ay dapat na malinaw sa lahat ng pagkakataon. Yun yung teorya ng pwesto. Okay? Susunod. Ito yung isang dapat na unang pinahahalagahan niyo. The content theory. This defines and motivates your students. This defines and motivate my listeners now. Halimbawa, sa aking chinichika ngayon at iniepal, kung hindi ninyo naiintindihan yung content na ginagawa ko, kung hindi ninyo naiintindihan at hindi kayo sangayon sa content at hindi kayo nagkakaroon ng malalim na pag-unawa sa content, iiwanan nyo ang webinar na to. At kayo'y gagawa-gawa na lang dyan ang kung ano-ano na kunyari ay nakikinig. Wala yung kaibahan sa content na ginawa ng mga guro na modules sa ngayon na pinamimigay na, sa mga flash drive na pinamimigay na, na may mga lamang mga modules, at sa mga gagawin ninyo at ginagawa ninyong kaparaanan sa pagkatuto ng inyong mga estudyante. Tandaan ninyo, para makuha mo ang atensyon ng inyong estudyante, yung content dapat malinaw. Pansinin ninyo yung mga nagtitiktok ngayon. Yung lahat ng kanilang mga ginagagawa, pinaggagawa sa buhay, nakakatawa man sila, nakakainis man sila, kabastos-bastos man sila, sila man ay hindi maayos ang pagsasalita at kaganapan, pag yung content ay nakita na ng mga taong nakakapanood sa paligid, palagi naaakit nila ang tao. Yung subscriber ay dumadami. Lahat ng mga nais makinig ay nakikinig. Okay? Kaya nga sabi ko kanina kay Sir Manny, pag nakaisang oras na ako, sabihin mo na last 2 minutes, kasi pag sumobrang haba, I'm sure yung iba sa inyo sabihin, mahaba-haba naman ang sinasabi. Hindi naman. So ganyan yung nangyayari. At ito ay isa sa aspekto ng pagkatutong pangkapaligiran. Tandaan ninyong palagi yan. Okay? The learning style. Cobb's learning style considered this kind of situations. In 1984, Cobb's was able to come up with a literature that defines the demands of environment and the specific learning style that you and I was able to do, we will do the moment we start the teaching and learning process. I think styles, modes are critical enough, are critical kind of situations and probably tools to consider the moment you run and start the show. Alam naman ninyo ang pagtuturo para siyang isang palabas. At kung ang estilo ng palabas sa pagkatuto ay boring, ay naku, tandaan ninyo, walang manonood at lalangawin ang lahat. Susunod, collaboration in flexible learning is definitely important. Sabi ko kahapon dun sa aking klase, iiwanan ko kayo ng isang gawain na dapat nag-uusap-usap kayo kahit sa text, kahit sa anong mang uri ng platform, kasi mahalaga na yung isip ng iba ay naiisip ninyo. Okay? In the theory of collaboration, you are supposed to make use of the team first context, the team first philosophy. Hindi kailanman matatalo ang pagkakaisa ng nag-iisa. Sa mga katwid, pagkakaisa, yung mga tao ay sumasaayon, sumasambat, sumasampa, nakikibahagi sa nag-iisang tao. Nabubuo ang lahat sa pamamagitan ng pira-pirasong adhika ng organisasyon at samahan at ng mga taong nakapaloob doon. Tandaan ninyong palagi yan. Kaya maganda na yung klase ay sinisimulan mo sa gawain. Yung group work discussions. Yun ang gustong-gusto ng mga tao. Maski naman tayo eh, di ba? Ang gustong-gusto natin palagi, nagsisimula tayo sa chismis.
chismisan. Yung bang, oh class, I have this activity and I want you to regroup yourselves into five. At gustong-gusto ng mga tao ron kasi lumalabas ang mga laway, nag-uusap-usapan ng mga tao, nagtatalsikan ng mga laway, and etc. Lalo na nung panahong wala pang pandemiko. Ngayon, nakakatakot lang kasing magpa-group work ngayon, lalo na kung magkakalapit kasi nga baka yung laway na tumatalsik ay meron ng berusa pandemiko. Diba? At walang diliti ba yan kundi si Tita Corinne 19. Tandaan ninyo, wala kita ninyo. Si berusa pandemiko ay may kaugnayan kay Tita Corinne 19. See? Susunod, staffing. Well, in this particular theory, I want to consider the non-teaching staff. Of course, from the first down to the last one, which is collaboration, I was talking with the teaching staff. And in the staffing consideration of flexibility, flexible kind of learning, you will be needing help from the others, the non-teaching staff. Minsan nakakalimutan ang mga taong ito. At kung sino ang dapat mong ilagay sa tamang pwesto, sa tamang kalalagyan, kailangan maisip mo ito sa flexible na pagkatuto. Halimbawa ako sa klase ko. Palagi kong ginagamit yung aking klase kasi alam nga namang gamitin ko yung iba. Eh hindi ko naman alam kung anong pinagagawa nila sa kanilang mga estudyante. Pero ako, malinaw ako. Sa klase ko, nandyan si Isa nakikinig. Siya ang pinaka-leader ng grupo. At ang bawat grupo sa loob ng malaking grupo ay may mga leaders din. So I need staff to really check from time to time the process, of course, the activities, and the outputs. Because at the end of the day, this is one job for them to make use of in order for them to realize that they are really part of the organization and for them to develop their own leadership, their own kind of actuations, their own kind of learning, their kind of decision making that they will be considering and that they will be practicing the moment they are teachers in their own respective profession, schools. So ganyan yung tinitingnan natin sa mga bagay-bagay na yan. Okay? And then of course, assessment. Of course, if we talk about assessment, tatalakayan ko ang maraming tungkol sa assessment next Saturday. So huwag kayong mawawala kasi paano tatasahin, paano magbigay ng test sa flexible kind of learning, yan ang tatalakayin ko next week. But it's a part of the 7 or 9 fundamental principles of learning environment vis-a-vis flexible learning. And then, of course, yun na. Sa siyam na yun na aking ipinakita sa inyo, kailangan yung flexible learning ay isang lastiko sa positibong pagkatuto, sa positibong pag-uugali, at sa positibong paraan ng output. Kasi pag positibo ang pagkatuto at positibo ang karakter ng gustong matuto, ang tagumpay ay mararating ng isang estudyante. Therefore, the framework would tell us positive behavior leads to positive habits and positive habits lead to success. And if you're gonna go with 3 fundamental principles of positivism, then you can have virtual kind of learning, blended kind of learning, and now the critical one, the flexible kind of learning. That determine now, these 3 items determine now the learning objectives, our own learning objectives, our own learning experiences, and our own learning outcomes. Alam niyo, nakakita na ako ng module na ginawa sa ilang mga eskwelahan dito at sa ibang rehiyon. At binasa ko yung ilan at yung ibang aking nakita. Ang dami-daming mga pinagsasabi at mga pinaggagagawa. Samantalang sa ganitong uri ng sitwasyon, 3 lang dapat ang focus. Ang objektibo na dapat matutunan ng estudyante, ang karanasan na dapat magawa ng estudyante, at
ang resulto mula sa objetibo, karanasan na dapat maisagawa ng estudyante. Ang haba-haba pa ng kung ano nang pinaggagawa dun sa module, samantalang tatlo lang naman ang dapat nakopo ng kanilang ginagawa. Okay? So, tingnan natin ngayon yung mga modalities. Pakisabihan ako kung lagpas na ako sa oras, Sir Manny. Okay. Mapapansin ninyo, the learning modalities, for example, in senior high school at pamantasan ng lungsod ng Marikina, we are to consider three forms or three modalities or three propositions. I really do not know in the other institutions. I think it's quite important for you to really consider and review your modalities and your propositions the moment you start the teaching and learning process, especially in basic education, this October 5. Asensya na, kailangan kong minom. Doon sa bagay na yon, sabi ko, ako, ito mula sa aking saliksika, hindi ko ito ginawa nang wala akong binatayang saliksik nung nakaraang summer. In learning modality like worksheets, simple modules or activity sheets, how would I consider now flexible learning? I have only 5 or 6 parts in the module. The objectives, the activities, the analysis, the readings, the applications, and assessment. And in 1 hour or 40-minute period, this 4 to 5 fundamental principles should be taken into context of the teacher who will be running, okay, whether it is in the modality of activity sheet or a technology-driven kind of teaching and learning process. Anong ibig kong sabihin dyan? This is self-study. In other words, you are supposed to get the attention of your students using the reading kind of approach or that approach strategy. Siyempre, pag modular, binabasa yan ng bata. Yung module, nakikipagkwentuhan sa kanilang mambabasa. Kaya, kung ikay sumulat ng module, dapat habang sinusulat mo ito, yung module nagsasalita sa estudyanteng babasa ng mga sinulat ninyo. At kung hindi ganun ang dating, ay hindi yan ang tamang module. Kasi yung module na ginawa ninyo, dapat inaatake niya ang mga bagay-bagay na dapat niyang gawin, ano yung dapat niyang gawin, at anong kailangan niyang gamitin, lahat ng senses ng kanyang mga pagkatao. Halimbawa, habang binabasa yung module, dapat yung utak ay kinikiliti ng mga salitang nakasulat sa module. Kaya pansinin ninyo yung mga module ninyo. Kunyari kayo yung estudyante, and try to read the module that you are able to write. Kapag ka hindi kinikiliti, the moment that the module is not motivating your own mind, when you read such particular item or such particular worksheet, hindi yan magandang module. At para makita mo kung maganda itong module, dapat pinabasa mo ito sa isang estudyante. Pinabasa mo ito sa mga sample na kapwa mo guro. Pinabasa mo ito sa mga sample na mga punong guro. Pinabasa mo ito sa mga sample na estudyanteng IPED. Pinabasa mo ito sa mga sample na mga estudyanteng SPED. Pinabasa mo ito sa mga estudyanteng naroon sa linya ng tinatawag nating ALS. Lalo na yung ALS, sila ang unang gumagamit ng modules. Kaya tuwang-tuwa ako dun sa mga ALS na gumagawa ng module sa mga nakaraan. Nang ako'y nasa Calabarzon pa, si Ma'am Eling Baloogan from Region 4A, alam niya yung atake ng mga modules. I hope Elaine Baloogan is listening and attending my webinar as of today. Okay? So, habang binabasa niya yon, kinikiliti ang kanyang utak. Tapos ginagamit niya ang kanyang mata, ang kanyang damdamin, ang kanyang sense of touch, ang kanyang sense of taste ng nakasulat
pinakikilos siya. Sa makatwid, dapat isang makapangyarihan yung mga salita na nakalatag at nakasulat sa module na dapat na sinulat ng isang gurong master o eksperto na gumawa niyan. Kasi kung hindi, naku, sasabihin lang ng estudyante dyan, nanay, ikaw na nga ang gumawa nito, tapos sabit na lang natin keme-keme, ganyan. Diba? At yan ay magiging uso, humanda kayo sa mga labang ganyan. At sana, pagbalik ng module, eh talagang iti-check ng teacher. Kasi I'm sure, uunahan ko na ang iba sa inyo. Mayroon, ito, hindi ako magkakamali rito. Mayroong pagbalik ng module, walang magbabasa niyan na mga guro. Itatambak lang yan sa isang tabi at meron lang keme-keming binasa pero hindi. Nakakatakot, tandaan ninyo ha, pag ganyan ang inyong gagawin, ngayon pa lang, baka hinihintay na kayo ni Satanas sa impyerno. Kung lolokohin lamang ninyo ang module na ginawa ninyo na hindi naman pala ninyo chechikan at hindi naman pala ninyo babasahin at ang pagbibigay nyo ng grade ay isang tingin mula sa langit. Nanguhula, ika nga. So, sana hindi ganun yung mangyari. Ako, tinatawagan ko ng gusto ang DepEd sa bagay na yan. Katulad din ng pagtawag ko sa mga department heads ng senior high school. Alam namin ni Ma'am Lagring kung dadayain ninyo ang pagtatama dyan sa module na yan. Inuumpisahan ko na kayo ng dapat ninyong gawin kasi isang araw baka may magreklamo dahil hindi ninyo binibigyan ng pansin ang module na ginamit at ginawa ninyo para sa estudyante. Kawawa ang inyong mga kaluluwa. So balik ako sa modality. Pansinin ninyo, here is one of the critical questions for you to consider. How do you motivate? How does a certain module motivate a student when this student reads the module that you are able to write? Paano ninyo makukuha ang atensyon? At paano ninyo, what is motivate in Filipino? Manny, nakalimutan ko na. Motivation. Paano ninyo maaakit ang mga estudyante para basahin ang module at sagutan ang inyong module? Alam niyo nung nakaraang summer, ngayon, nakaraang summer, nagkaroon ako ng isang, I was able to ask one student, graduate students at MPC, Marikina Polytechnic College. Kaya ang sinasabi ko sa inyo ay hindi kunyari-kunyarian. May batayan ako. Tinanong nila yung mga estudyante, ano ang gusto mo sa module? 87% of the students who were able to answer such particular survey form, grade 6 students, sabi nila, ang module na gusto namin ay yung tulad ng module na habang binabasa namin ay pinakikilos ang aming mga kamay, paa, isip, puso, at parang naglalaro. So you see that? It is a kind of module of which motivates our hands, feet, mind, heart, and at the end of the day, it's just like a playing kind of situation, an enjoyable one. So nakita ninyo yung perspektiba ng mga bata. Kaya nung merong nagtanong sa akin, sir, ano ba dapat ang nakikitang module na aming isusulat? Yan ang sinagot ko. 87% na nagsabi ng mga estudyante ang nais nilang module ay katulad nito. Kaya, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Halimbawa, ito yung module sa activity. Ito ay para sa edukasyon sa pagpapakatao. Basahin ang mga gawain na nakatala sa ibaba. Isagawa ang mga utos ng module na ito kasama ang inyong kapatid o nanay o kasambahay para maging masaya sa pagkatuto. Tingnan ninyo yung direksyon. Sa una, nag-uutos siya. At ano ang motibasyon ng pag-uutos? May gagawin siyang isang bagay. Sa umpisa pa lang ng direktiba at direksyon ng guro sa module,
sinasabi na niya, ito ang dapat mong gawin. At maaaring kasama ang iyong kapatid, ang iyong ina, o kasambahay, para maging masaya sa pagkatuto. So you see that? Ang una ninyong dapat na iniuutos sa module na ginawa ninyo, kung sumulat man kayo, nakakita na ako ng mga module daw na outstanding module. Tama, Manny? Yung mga kinikilala daw module, gusto ko ngang mabasa kung bakit ito naging outstanding. Pero sa akin kasi, batay sa aking pananaliksik, ganito yung gusto nilang module. So, sa direction pa lang, dapat malinaw na. Kung ikaw ay eksperto sa paggawa ng module, curriculum, dapat alam mo na yung atake. Sapagkat module ito at sa bahay lang, kinakausap mo na dapat ang estudyante na mayroong responsibilidad at obligasyon, nakatapos man ang nanay o hindi. Siya man ay nakakaintindi o hindi. Dapat may nangyayari at may mangyayaring magaganap. So tingnan natin, tuloy natin ang module. Sabi niya, ito ay ESP grade 3 na ginawa ko at binigyang pansin ko at pinasuri ko sa mga estudyante ko. Sabi ng utos ng module, kumuha ng isang puting papel kahit na ito ay gamit na. Tapos nakalagay doon, bond paper. Gamit ang ruler at panulat, ruler, pencil or paper, gumuhit ng isang tatsulok na ang sukat ay kasing laki ng kalahati ng ruler. So maliwanag yung perspective, ha? Kaya yung bata naaakit, ay, half of a certain ruler pala. Ay, kailangan pala ay merong ganitong uri ng paggawa at pagtalakay. So, namomotivate yung bata sa kanyang gagawin. Gupitin ito. So, gugupitin. Ibig sabihin, ginagamit ang utak, ginagamit ang kamay, ginagamit ang puso, ginagamit ang isip. Dapat ay magkakasing laki ang mga sukat ng gilid ng tatsulok. So kung inaaral mo ay equilateral triangle, kung inaaral mo ay equiangular triangle, pumapasok na ngayon yung mathematics. Okay? Kung ito'y grade 3, alam niya yan. Kung ito'y grade 6, lalong alam niya yan. Sa loob ng 5 minuto, you see, there's a time, the pace, the content, lahat ng mga elementong sinabi ko kanina, pasok sa module na ito. Pero kung gumawa ka ng module at nag-kemi-kemi ka lang at nagkunyari-kunyari ang kalang ikay kunyari mahusay gumawa ng module, I'm sure, naku, magkakaroon ng problema sa darating na October 5. Sa loob ng 5 minuto, mag-isip ng 3 pinahahalagahan mong bagay habang kayong pamilya ay nakaranas ng quarantine. So pumapasok ngayon yung mga kaukulang pangyayari sa paligid niya, environment, at nakukupo mo ang karanasan ng estudyante, ng nanay. Ibig sabihin, may motibasyong nagaganap. So pagkatapos, isulat ito sa 3 gilid ng anggulo. So kung tatsulok, sa 3 gilid ng anggulo. Tapos yung pinakahuli, sa pamamagitan ng 3 pangungusap, ipaliwanag ang 3 pinahahalagahan mo at naisulat sa tatsulok. Isulat ang pangalan sa gitna ng tatsulok. So kung ang pinahahalagahan mo ay A, B, C, ano ba ang sinasabi? Pinahahalagahan mong bagay. Ano yung pinahahalagahan mong bagay na ikay nag-quarantine? Maaaring ang iyong ina, ang iyong aso, o ang pet, ang iyong pagkain, ang iyong halaman. So pinalalagay yun at pinapaliwanag bakit mo ito pinahahalagahan. Yung isang ESP teacher na hindi nagkakaroon ng pagkakataon para nung paggawa niya ng module ay hindi niya nakikita ang mga elementong ito na dapat ay sakop ng nasabing module, I'm sure mayroong magaganap na kakulangan. So yan ang ibig sabihin ng flexible kind of learning using the modality module or worksheets. Okay? So nagkaintindihan tayo, ha? Sana yung susunod ninyong module na susulatin, pinag-iisipan ninyo sa ginagawa kong ito na tulong sa inyong lahat.
Kaya magpasalamat kayo sa Marikina Organization of Learning Leaders. Okay? Ngayon, what about the second modality? Meron na lamang akong 10 minuto. On the second line, modular learning, which is flexible in context, dito, meron ka rin 6 na layon. And here, you can make use of the tapes or the links or the digitized copy using your flash drive or CDs and etc. Ito kasi yung ginawa ng iba sa aming paaralan. Okay? So tingnan natin kung paano ko ito isinagawa. For example, how this particular e-modular learning motivate your students. This is ESP grade 10. Or you can use this in sociology or philosophy. Sabi niya, panoorin ang isang episode ng teleserye na matatagpuan sa flash drive sa aralin bilang 5. That's number 1. So panoorin. May iniutos. Ibig sabihin, behavioral yung pinagagawa mo. Nasa loob ng flash drive. Nasa loob niyan, yung flash drive na yan. Magtala, ibig sabihin, write. Magtala ng 2 damdaming naramdaman ng mapanood ang nasabing eksena. So habang pinapanood niya, may hawak siyang papel, kumikilos ang kanyang utak, kamay at paa at mata, at siya'y magsusulat. Magtatala siya ng 2 damdaming naramdaman ng napanood ang nasabing eksena. 3. Tapos, papaano ipinakita ang pagmamahal ng kapatid sa kapwa-kapatid, ng magulang sa anak at ng anak sa magulang? Ano at papaano binubuo ang isang pamilya, lalo na sa oras ng pangangailangan? Subuking makipag-chat sa inyong mga kapangkat. So ito na ngayon yung pagkatapos niyang gumawa ng sarili niya, mayroong kasunod na utos. Subuking makipag-chat sa inyong mga kapangkat na kamag-aral. Ibig sabihin, pag ang utos ay work activity or group activity, pwedeng merong chatting, mga text-text messages. Kasi nga, sa ganitong uri ng sitwasyon. Tapos, ugnayan ang mga kasapi ng pamilya sa oras ng kasiyahan, hamon, at pangangailangan. Ibig sabihin, pag-usapan daw nila ang mga relasyon at ugnayan ng pamilya, sa loob ng pamilya, sa oras ng ano, ng kasiyahan, hamon, at pangangailangan. So, chat and chat and chat. Tapos, output na. Gumawa ng isang papel. So, paper writing. Hinggil sa isang pamilya na ninanais mo sa sandaling ikaw ay nasa tamang edad na hinggil saan? Sa kasiyahan, hamon, at pangangailangan. So, yun ang ibig sabihin nung modules. Inutusan siya ng modules, binabasa niya yung modules, at namomotivate siya ng module na inyong ginawa. At ito ngayon ay nandun sa flash drive na kanyang binabasa. Okay? At ano yung nasa flash drive? Siyempre, yung panonoorin nila. May rubrics na ibinigay ang guro. 60, 20, 10, 10, 100. So, you would see now, activity, okay, works for them to consider, for them to do, sets of activities for them to make use of in order for them to answer the last item, which is writing a certain paper and thinking on the things that they want to do, that they want to see, that they want to experience kung sila ay nasa tamang edad na, at the right age. Kasi ganyan naman ang edukasyon sa pagpapakatao, magdi-decision sila sa bandang huli. Laging sa kanila ang desisyon. Okay? So ano ngayon yung ipapapanood ko? Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Ito ay isang pangyayari sa isang pamilya kamakailan lamang na nais kong panoorin ninyo. Kunyari, kayo ngayon yung estudyante at gusto ninyong gawin yung motivasyon. Siyempre, kung kayo ay gumawa ng module, humanap kayo ng mga bagay-bagay na may kinalaman doon sa inyong paksa o lesson. Okay? Itong ipapapanood ko sa inyo.
Subject, ESP Grade 10. Layunin, makasulat ng papel hinggil sa kahalagahan ng pagkakaisa ng bawat kasapi ng pamilya. Output, refleksyong papel, pagsusuri. Paksa, pamilya, pagtanggap at pagkakaisa. So panoorin ninyo. Oh my Lord! Kita ninyo? Yan yung sa aking palagay ay dapat nakikita at nagkakaroon ng motibasyon ang mga gawain na gusto ninyong ipagawa sa inyong mga estudyante. Nililikha ng isang utak, you have to be very, very creative and think of all the things that you were able to experience in the past that you can make use of the moment you run such particular teaching and learning process. Kaya, kung nag-iisip lang talaga yung mga guro at nagkakaroon ng pagkakataon para siya'y makagawa ng isang kakaibang uri ng pagkatuto para makuha niya ang kanyang mga estudyante, hindi siya mahihirapan sa ganitong uri ng sitwasyon sa pagkatuto. Okay? So, yung pangatlong prepositions, a combination of the first and the second. Therefore, at the end of the day, flexible learning, whether it is in different kind of strategy, whether blended, whether virtual, and etc. It is performance tasks, okay, that would tell you whether you are definitely effective or not in dealing with your students. Kaya outputs pa rin yung pag-uusapan yan. Sa kabila ng lahat ng mga ginawa, makikita ang resulta ng pagkatuto. At sa akin, sa flexible learning, katulad ng nangyayari natin sa ngayon, mahalaga yan. Pwede ang output ay paper writing, research paper, PowerPoint presentation, case studies, statistics, diary making, etc. Okay? And with this, sa aking palagay, kailangan ninyong maisakatuparan ang mga bagay-bagay na dapat ninyong maintindihan. So sa lahat ng ito, yung flexible na pinag-uusapan natin sa pagkatuto ay bumabalik pa rin sa ating pagiging isang mahusay, malikhain, at magaling na guro. Yun ang flexible kind of learning. Ang mahusay na lastiko na pag-iisip ng isang guro ay nagkakaroon ng mahusay na lastiko na pag-iisip ng mga estudyante sa pamamagitan ng module, ng anumang platform na igagamitin nyo at isasakatuparan ninyo, at higit sa lahat ng resulta ng kanilang pagkatuto. Sabi nga ni Havijan, sa paggamit ng anumang platform, mga makabagong teknolohiya, motibasyon sa mga mag-aaral ang mailathala ang kanilang mga ginawa o output sa espasyo na makikita ng mundo,
huwag natin itong ipagdamot sa kanila. Yung mga ALS na nakita kong mag-aaral, output-based sila. Makikita ninyo ang mga ginawa ng mga ALS learners na sa kabila ng hindi sila nakapag-aral in the past, nananatili ang kanilang mga output na mahusay at magaling. At silang nagsimula ng distance learning. Silang nagsimula ng flexible kind of learning. Kaya huwag niyong matahin yung mga ALS learners na yan at mga guro ng ALS. Yung mga nasa SPED, yung mga nasa iPad, yung mga regular na mga estudyante, subukin natin ang ganitong uri ng pagkatuto. Dahil sa kahuli-hulihan, diyan masusukat ang galing ninyo, husay ninyo, at tapat ninyo bilang mga guro. Okay? So maraming salamat po at sa isang oras ay natalakay ko ang ganitong uri ng sesyon. Thank you very much and good afternoon. Sir JP? Ayan, nandito na tayo sir, balik na. Ayan. Yes, thank you Doc sa maraming ano input sa lagu, marami kami natututunan. Kaya sa next webinar po natin. Sir? Medyo nag-choppy ka, sir. Ayan, sir. Sa ngayon nga, pa sana nga at marami silang natutunan, JP. Yes. For sure yan, sir. Sa mga ngayon lang namin nakasama dito sa webinar, maaari nyo pa rin balikan yung unang serye ng flexible learning or flexible leadership at itong flexible learning. Okay, para makapahabol po tayo sa Certificate of Attendance. Dahil sa huling serye ng webinar, magbibigay ng maikling assessment bago po makuha yung certificate. Kaya sa gusto pa pong humabol, pwede pa po kayong humabol dahil naka-upload naman ito, recorded itong ating webinar, pwede pa po ninyong panoorin yung una at saka ito after ma-upload mamaya. Okay, so sa mga gusto pa magtanong, i-type lang sa comment section ng YouTube comment section ang inyong mga questions o mga tanong para kung meron kayong gustong linawin ay mabibigyan linaw ni Dr. Habihan yung inyong mga iniisip o mga bagay na gusto nyo pang bigyan ng linaw. So may nakita ako sir dito. Tingnan natin yung tanong. Masipag to si Ma'am eh. Okay. Mas lagi ko pa nakikita si Ma'am Maria Teresa, si Ma'am Maria Teresa Austria. Sige, habang hinahanap po, nais kong pasalamatan ang mga taga San Pablo, Lipa National High School, Gentle Angel School, Antipolo City, Payapa National High School, Lemery Batangas, ALS Quezon, thank you very much, Nangka National High School, Tanza National High School, San Pascual National High School, ALS AMT San Juan West, Deped Tuwi, Batangas Province, salamat po at kayo nakapanood. Yes. Sir, ito yung tanong ni Ma'am Teresa, Ma'am Maria Teresa Austria. Sa paggawa ng module, nararapat po bang isama ang mga susing sagot o yung mga key answers? Oo. Dakong huli ng pahina ng module. At tama naman na pwede nilang isama sapagkat yun din yung pagkakataon para masukat ninyo kung gaano katapat ang mga estudyante sa kanilang mga ginagawa. Kung gaano nila pinahahalagan ang kanilang output at sa kanilang ginagawa. Kaya nga ako hanggat maaari pag module, huwag kayong magbigay ng mga test na fill in the blanks o matching type o true or false. Napaka, iyan yung mga question na hindi hats. Hanggat maaari, ang output ay dapat na performance in nature. Pagsulat ng papel, PowerPoint, paggawa ng PowerPoint, paggawa ng projects, paggawa, yung talagang merong ideal na output na makikita ninyo na pwedeng sa pagkakataong natutunan nila ay nagawa nila ang dapat. Pero kailangan naman talaga na kung meron kayong mga objektibong uri ng mga pagsusulit o pagsusukat, pwedeng ilagay yan. Kaya lang sabihin ninyo, sana bago ninyong tingnan ng tamang sagot, ay tingnan muna ninyo, huwag muna ninyong kopyahin, huwag kayong mandaya, kasi dinadaya din ninyo ang inyong sarili. Merong paalala, parang ganon.
Yan. So, yan. Mamalinaw naman yung sinabi ni Sir na kailangan ipaalala. Thank you very much, Miss Austria. Yes, wag mandaya. Sir, more on comments to eh. Thanks so much, Doc. Ang dami kong natutunan. We have a sad reality but still positivity will console us. So, yan. More on comments. Maraming salamat po sa isa na namang makabulang pagtatalakay ni Doc Habihan. Yan, meron pa po. Maraming salamat, sir, sa panibagong hapon na puno ng kaalaman. Okay. More power. Thank you so much, Doc Habihan. More power. Okay, mula kay Ma'am Grace. So, more on pagpapasalamat, sir. Sir, pa-tribute yata to sa iyo, sir, lahat. Para may magtanong para mas makita. Ayan, sana mas mukhang malinaw na naman, sir, yung pagtalakay mo, kaya wala silang tanong. Thank you so much for the recognition. Gusto ko lang bigyang pansin, Sir JP, yung ano ha, yung honesty doon sa module. Kasi talaga namang nangyayari yan minsan sa pagdating sa module. Ako nga, kaya nga dapat ay meron ng pauna sa mga estudyante. At dapat dun sa pauna na yan, ay tinitingnan ninyo kung gaano ang sapat at lapat ng kanilang mga sagot sa ginawa ninyong mga pagsusulit. Kaya umiwas kayo dun sa mga ganong uri ng uri ng pagtatasa o pagtataya. Kasi wala eh, walang mangyayari din sa bagay na yan. Kasi dayain nila yan o hindi, sila pa rin yung makikinabang dapat ng module. Ang unang dapat ninyong inintensyon ay mapapakinabangan ba ito kahit na sa hulihan ay nandun yung key to corrections. Kasi bago nila sagutin yung pagsusulit, mayroong prosesong magaganap. At dun kayo dapat maging magaling sa proseso. Hindi yung yung parte ng pagtataya at pagtatasa na parang alam naman na madadaya lang naman talaga. So please lang, hanggat maaari, paper writing at saka mas maganda kung mga output-based mga resultang konkreto. Diba? Binigay ko naman sa inyo yung mga performance tasks na nakita nyo kanina. Yan. Sir, comment ulit. Napakagaling nyo, Sir Habihan. Marami po kami natutunan from si PL Mar Senior High School Department. So, oh, thank you very much. We're on, sir, eto, may another comment muna tayo. Marami pong salamat, Doc, sa mabungang talakayan padayon sa dekalidad na edukasyon. Happy Teacher's Day po. Yan, thank mula you, Sir John David. Ito po, may tanong si Sir Gerald. Sir Gerald, Sir, epektibo rin po ba ang ganitong klase ng live streaming lesson para sa asynchronous activities? Salamat po from PL Mar Senior High School po. Ayan. Talagang asynchronous ah. Kasi pagka nagganganito kang live streaming, this calls for synchronous. Yung nandyan sila lahat. Sa asynchronous, maaari din naman, kunyari recorded siya, no? Tapos ipi-play nila. Maaaring magawa ito at magkaroon ng pagkakataon na i-replay at mabasa nila, makita nila, marinig nila, mapanood nila ang mga dapat na nilang matutunan. Maaari din naman sigurong epektibo, pero hindi ko masagot kasi wala akong sapat na basihan at saliksik sa bagay na yan. Tingin ko, Sir Gerald, yan ang magandang saliksik na gagawin mo ngayon para sa PLMAR. Ayan, so, nabigyan today ng task. Agad-agad. Next, yun, sana nasagot ninyo, nasagot ni Sir ang tanong niyo. Mula kay Ma'am Raquel Avellino, Doc, paano po ba yung flexible learning specialist sa online class na limitado ang oras and may asynchronous din naman pero limitado pa rin? Tandaan ninyo palagi, ano? Pag ESP, ito ay kaagapay doon sa dapat na ginagawa nila sa kanilang buhay sa anumang uri ng oras. Kaya nga, yung ESP na binigyan ko sa inyo ng halimbawa, kahit gawin nila yun, tapos na ang limitadong oras, sa gabi, sa umaga, sa tanghali, habang nagpapahinga na ang lahat, magagawa nila ito nakasama kasi yun yung napakatamang paraan
na nagkakaroon sila ng pagninilay. At sa pagninilay na yun, magkakaroon sila ng pagdidesisyon. Actually, yan nga yung tinitingnan ko eh. Dapat dun sa mga kampanting oras sila, dun nila aralin yung mga science, math, English, Filipino. At pagdating sa ESB, doon sa araw na sila'y naroroon at nagsasama-sama sa pagkainan. Kaya dapat yung module na ginawa, hindi yung parang nabasa na nila kahit saan. Ulitin ko, dapat nakakaakit ito sa bata sa pagsulat, paggamit ng paa, ng puso, ng isip, ng lahat-lahat sa kanilang pagkatao kasi edukasyon sa pagpapakatao ang bagay na yun. Okay? Yun. May susunod pa po tayong tanong mula kay Sir John David Season. Sa kasalukuyang moda ng edukasyon na karamihan sa lunsaran ay online, paano po matatasay yung mga kasanayang kailangang personal na makadaupang palad ang mag-aaral? Pauna na ang pasasalamat. Tingnan niyo ito ha. Paano tayo tinatasa ng Diyos Ama? Personal ba natin siyang nakikita? Paano tayo tinatasa ni Kristo? Personal ba natin siyang nakikita? Hindi. Gayan din ang sagot ko sa inyo. Nandyan ka o wala? Habang napagagalaw mo at naaakit mo ang estudyante para makagawa ng isang output batay sa teksto na salita na ginamit mo, matatas at matatasa mo ang bata. Tandaan mo ito lagi ito. Sa simula pa, naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kaya yung teksto, tao yun eh. Nagkatawang tao yun eh. Ganyan din ang ganitong uri ng pagkatuto na online. Lahat ito ay teksto, yung nasa paligid. Mm-hmm. Yan, sabi ko sa inyo, magsusubscribe na dito yung Vatican. Nananawagan po kami kay Pope na mag-subscribe na po kayo dito. Ayan, sir, salamat po. Ayan. Kay Sir Paul John Pascual, para po sa inyo, Doc, ano po ba ang mas mabisang approach sa panahon ngayon para matuto po ang isang mag-aaral ngayong may pandemic po? Ang module, online, o blended po? Nako, sa tatlong bagay na iyong binanggit, walang mahusay dyan. Ang kahusayan ay makikita sa output na magagawa ng estudyante mo. Kung ginamit mo ang module, kung ginamit mo ang online, kung ginamit mo ang blended. Kasi sa lahat ng yan, ang pag-uusapan pa rin ay ang resulta ng pagkatuto. Maraming mga tao na gumamit ng module pero hindi naging maayos. Halimbawa, yung distance learning, ang daming nakatapos ng master's degree at PhD degree sa pamamagitan ng online module, pero naging mahusay ba silang tao? Kung oo, edi effective siya. Kung hindi, edi hindi siya effective. Sa makatwid, kung paano tinatrato ng tao ang kanyang pagkatao sa sandaling matapos siya ng lahat ng ito, nandun yung kausayan. There is no such thing as effective kind of approach or strategy in this world. Basta makikita mo ang pagkatuto sa kauli-ulihan, yun ang epektibo. Ayun. So, feedback lang, sir, kay Sir John David. Salamat po, Dok Kabihan, at pagbati po sa atin, sir. Mabuhay daw. Mabuhay tayo hanggang kung kailan natin. Si John. Ayun. Opo. Meron pa po ba tanong? More on pagpapasalamat, sir. Salamat, Tok, sa pagbabahagi ng kaalaman at karanasan. Happy Teacher's Day. Mula sa Nasugbo, Sir Felix Atienza. Still watching from Nasugbo. Si Raquel Abelino, JP. Ano yung sinasabi niya? Ma'am si Raquel. Parang nakabasa ako ng isang pa. Ayan. More on feedback, sir. Marami po kasi akong kwento before start ng lesson. Doon po ako nagkakaroon ng problema kasi madaldal po talaga ako. Sorry. Po, honestly speaking, hirap po akong mag-budget ng oras. Peace po. Mukhang pareho kami na to, sir. Ano advice mo sa amin, sir? So, piliin niyo yung kwento.
Kasi pag maraming kwento at natatalo na yung dapat na focus, eh hindi nagiging maayos yun at hindi nagiging maganda. Kung maraming kung yung foresay ay nagiging masalimuot, nagkakaroon ka ng pag-aalis ng koneksyon. Eh nawawala tuloy yung hinahagip mong dapat na makuha at patutunan ng batang kasanayan sa oras na yun kasi natakpan na siya ng iba. Kaya piliin yung kwento. Ganun yun. Yun, piliin ng kwento. Huwag talang buhay daw, sabi ni Sir. Next, more on comments, sir. Really impressive in discussing modular learning, sir. Thank you, Doc. Using modules is just a supplementary learning to help students about the lesson. So, yes. Ayun. Abang inaantay pa natin, sir, yung mga... Ayan, baka meron pa po kayong karagdagan. Yan, meron pa pong sinabi si Ma'am Carmelita Budoy. I'm glad that modules are now used, being used sa, and this made my experimental study in my MA degree effective for learners, I do hope. Thanks, Doc, for this webinar you shared to us. Nagkakaroon lang ng typo error. So, yun po. May tanong pa po ba? Ayan, si Sir Dan Jefferson Baldia. Sir, ano po ba ang higit na makakatulong? Ang module or online? Parang nasagot ko na yan kanina. Pareho silang makakatulong. Yun. Kung so, paano naging epektibo ang resulta, yun ang mas higit na nakatulong. Yes. So, meron pa po ba? Si, ang presidente ng ayan, si, anong first name ni Amorica? Nakalimutan ko na eh. Pero sadyatin natin to, presidente ng Damlay. Presidente ng Damlay, oo. Yes. Sir, ano po bang may papayin nyo sa mga mag-aaral na nahihiya o natatakot magsabi sa kanilang mga guro tungkol sa tunay nilang kalagayan na nakakaapekto sa pagtugon nila sa mga task bawat subjects? Eh, kailangan nilang pagtiyagaan yung dapat na gawin na task na isinasakatuparan sa kanila. Kasi kung sila'y matatakot, eh nun, pag natakot ba sila, hindi na ba nila gagawin yung task? O kung natakot sila at hindi nila gagawin yung task, eh sinong talo? Versus natatakot sila at ginagawa din nila ang task dahil kailangan naman talagang gawin yung task, mamili sila. Kasi kahit naman sila natakot at hindi na, halimbawa natakot sila, so hindi na ba nila gagawin yung task? Eh kung gagawin pa rin nila, o di wala kang problema. Di ba? Pero kung natakot sila at hindi nila ginawa ang task, kawala nila yon. Kasi lahat yan nagagawa ng paraan. Di ba? Huwag akong bigyan ng isang pagkakataon na for them to make excuses. Hindi na, ako nga eh, baka kung paghihirap lang ang pag-uusapan, hindi nila naranasan yung hirap ko. Katulong ako at ako'y isang hampaslupang tao nang nag-aaral ako. Nagtatrabaho ako sa umaga hanggang hapon, papasok ako sa gabi, gagawin ko ang assignments ko pagdating ng alas 10 ng gabi, ipapasa ko yung kinaumagaan. Hindi naman ako natakot kasi kailangan ko siyang gawin. Eh kung natakot ako at hindi ko na ginawa, nakapagtapos ba ako ngayon? Natural, hindi. Kaya pwede ba? Yun yung aking sagot dyan. Yun. Pwede nyo panoorin ang talambuhay ni Sir Abian sa maala-alam mo kaya. Totoo po to, hindi to joke ha. Di ba sir? Anong title nung episode mo sir sa MMK? TV. Yeah. Yung title ng episode, TV. TV. Yun yung search nyo na lang sa YouTube. Sana available siya. Yung susunod na tanong. Sir, how can we apply Howard Gardner's theory of multiple intelligences with this kind of setup? When we have F2F classes or face-to-face classes, there are times that is not given enough notice. What more po kaya now? Well, it's a theory. Diba? If it is a theory, then it's supposed to be definitely reject or retain. So do research on that. Kasi pag teorya, hindi naman palaging, kaya nga teorya, hindi naman palaging tama yan eh.
So yung mga multiple intelligences ni Howard, totoo ba yan? Sino may sabing totoo yan? Ang makakapagsabi lang ng totoo yan at epektibo yan ay ikaw na gagawa. Kaya nga siya teorya. So kung hindi pwede yung ibang intelihente o kasanayan ng isang tao para sa isang bagay, huwag mong gamitin. Kung ano lang yung naranapat, yun lang ang gagamitin mo. Diba? Kasi teorya nga eh. Okay? Kasi po yung given task din naman po applicable sa ta. Well, nasagot naman na ni Doc Habihan. So, siya ay teorya, nananatiling teorya. Hindi siya law. Hindi pa siya universal. So, next, may tanong pa po ba? Ayan, si Sir Ariel. Sir, may mga estudyante po ngayon nahihirapan sa sitwasyon ng edukasyon. Dahilan nila ay sobrang dami ng gawain daw po na pinapagawa sa kanila. Ano pong masasabi ninyo sa kapwa estudyante at guro? Pag maraming pinapagawa, magalak kayo at magsaya kayo. Kasi maraming pinapagawa. Kapag ka ikaw ay isang tao at marami kang ginagawa sa buhay, hindi ka pinapasukan ng mga katamaran. Kasi marami kang ang ginagawa eh. Pero kinakailangan mong magkaroon ng pamamahala sa oras. Yan yung aspekto kanina na dinidiskurso ko ha. Bagamat nakakainis talaga yung mga professors na sobrang daming pinapagawa, pero halimbawa sa kaso ko, ito yung gagawin, isusumitin ninyo ito sa ganitong araw, sa ganitong oras. Ito ang inyong gagawin sapagkat mahirap, isusumitin ninyo ito pagkatapos ng isang linggo, pagkatapos ng dalawang linggo. So, yun yung sapat na lapat para sa kanila. Dito nagkakaroon ng problema kasi baka nagsabay-sabay ang mga paggagawa. Anong dapat mong gawin doon? Kausapin yung profesor. Ipaalam sa profesor. Ipaalam sa dekana. Ipaalam sa dekano. Ipaalam sa punong guro. Ipaalam sa principal. Kasi habang nagkakaroon ng problema at may pagkakataon na hindi mo ito ginagawa, ikaw din naman ang magkakaroon ng problema pagdating ng pagtatapos. Kaya dapat mayroong komunikasyon sa bagay na yan. Kaya nga yung sa aspekto na elemento kanina, tinalakay ko yung oras eh. Unang-una siya sa siyam na aspekto eh. Time. Yun. So, nasagot na ni Sir. Time management. Tapos may kinalaman yan sa susunod na serye, yung flexible discipline. Yung susunod na Sabado yan. Same time pa rin, alauna po. So, sa gusto pang magtanong, i-type lang ang mga comments sa YouTube comment box. So, paalala lang po ba sa mga kapapasok lang, maari pa po rin yung panoorin ang mga past episode ni Sir para makahabol po tayo sa Certificate of Attendance. Dahil ang huling serye po ng webinar na ito ay mangyayari sa susunod na Sabado, alauna pa rin po ng hapon. So same time pa rin po at same platform po sa YouTube account. So inaalalahan na natin lahat na sana po ay wag po tayong magsawang i-share or i-like ang page ni Sir, ang kanyang Facebook page na ang Edukador. Tama, Sir? Tiktok nung ng Edukador sa kanyang Facebook page. Search nyo lang. At saka i-click nyo rin or i-subscribe nyo rin tong Dindo Habihan YouTube channel niya para at least updated tayo sa mga nangyayari. Kaya i-click mo rin ang bell button para ikaw ay updated sa lahat ng mga nangyayari at mga libreng pa-seminar ni Sir. Mahal lang seminar, pero ngayon dahil sa platform na to, talagang binibigay ito ng free or ng libre sa inyo. Okay? Baka may mga tanong pa po, titignan natin Sir ha, kung may mga tanong pa po. Ayun, comment po ito eh. Sabi ni Ma'am Carmelita Budoy, sana po ang paggamit ng modules ay masubaybayan mabuti ng mga guro dahil maraming katanungan every end of the lesson. Okay? Yun, comment. Yes. Ayan, sabi Sir ni feedback ni Sir Ariel, maraming salamat po sa mahusay na tugon, Sir. Yun po. Baka may mga tatong pa po kayo. While waiting for the other questions, siguro promote na rin natin, Sir, yung dahil binanggit mo na rin
yung mga anak kanina, pinakita mo sa video, mag-subscribe na rin kayo sa mga YouTube account sila. Makikita niyo yan sa account ni Sir. Bumuo sila ng isang family account. Individual account actually. Pero nasa profile ni Sir yung Happy Gems ng kanyang mga anak. So, masusubaybayan mo yung kanilang mga ginagawa. So, paalala din po sa TikTok nung natin tomorrow. Ang yes, I'll be discussing, di ba, etiquettes of... Yes, a good teacher, ang topic bukas. So, bukas po alas 4 sa YouTube at Facebook account ni Doc Habihan. Kaya isubscribe nyo, Dindo Habihan, at ilike nyo ang page niya, TikTok nung ng Edukador. Okay? Kung wala na po ba tayong tanong? May 3 minuto pa po. Ayan, more on commentary lang, sir. Maraming salamat po sa panibagong kaalaman, Doc. And sir, then a message to my fellow students, kaya natin to, sabi ni Isa. We just have to be hand in hand and work together with our professors. Thanks to the professors who are doing their best to make this worthwhile. Since in relation to sa sinabi ni Isa kanina sa tanong niya, kapag marami rin... hindi pala si Isa nagtanong, yung isa sa mga subscriber ni Sir. In relation to that, kung marami pinapagawa sa inyo, marami din kami checkan. So, mukhang ano rin, di ba? Hindi rin naman namin gugustuhin yung ganun kung ayaw namin kayo matuto. So, I think objectively, yung iniisip namin is more on paano kayo matututo. But we still care for you. We're still compassionate. Yeah, we're still concerned for your mental health. Well, ako hindi ko naiintindihan kung bakit, ano ba ang ibig sabihin ng maraming pinagawa? May isang pagkakalagang dapat nabigyan ng pansin. Ano ba yung pinapagawa? Mm-hmm. Hindi ba ito makakatulong? At kung makakatulong, paano siya nakakatulong? Kasi at the end of the day, tinitingnan mo naman yung perspective kung nakakatulong siya sa'yo o hindi. Baka akala ninyo yung pagiging guro ay kakaunti lang ang gagawin. Kaya nga hinahasa na kayo ngayon na dapat marami kayong ginagawa. Dahil pagdating na maging guro kayo, talagang marami kayong gagawin. Hindi, yeah. hindi maging madali ang guro. At kung ang akala ninyo ay dapat konti lang ang ginagawa, huwag kayong magguro. Hindi ganun yun. Ang hindi natatapos ang pagtuturo na doon sa loob ng classroom or sa online. After ng pagtuturo, marami ka pa rin gagawin kapag nag-assess ka, lalo na kung essay or papers yan. Yes, ako, JP, parang hindi ko lang siya masakyan. Baka akala nila yung pagtuturo, magturo ka ngayon, tas tapos na. Hindi. Pag ikay guru na, saliksik. Pagkatapos mong magsaliksik, magbabasa. Pagkatapos mong magbasa, magsusulat. Pagkatapos mong magsusulat, gagawa ng mga instructional materials. Pagkatapos ng instructional materials, pupunta ka na naman at panibagong proseso ng pagtuturo. Tapos, itatama ang mga gawain ng estudyan. Marami talagang gawain. So, yung mga nagre-reklamo para sa maraming gawain na mga gustong maging guro, ay hindi kayo para sa profesyon yan. Ako, ganun ako. I'm telling you now, bluntly, I'm telling you are not supposed to become a teacher if you are definitely telling us maraming pinagagawa. Ngayon, you manage your time. Yan ang mahalaga. Diba? Kailangan mo siyang atakihin sa isang malikhaing kapakinabangan. Kasi kung ang argumento mo lang sa amin ay ganyan, ang tingin ko ay pag-isipang maigi yan. Ngayon, meron din namang mga professors na nakakayamot at nakakainis. Mga teacher na nakakayamot at nakakainis para lang masabing, alam mo ba, yung isang general education na akala mo naman ay sobrang parang tinitingnan na parang major na, eh hindi naman pala major, meron namang ganun. Ang tawag dyan ay pasikat, mga ganyan. So yun naman yung nakaka, minsan hindi katanggap-tanggap. Okay? Yun. So, may comment si Sir John David, parang nasa quote pong kasabihan ni siya, Xiao Chua. Ito ay isang historian, professor din to sa De La Salle. Sabi ni Mr. Chua, huwag tanungin kung mahirap, tanungin kung mahalaga. Yun ang kanyang comment ni Sir John David.
At kung mahalaga, gaano siya kahalaga? Kasi pwedeng mahalaga pero hindi naman gaanong mahalaga. At ano ang level ng kanyang kahalagahan, yun ang dapat na pinag-uusapan. Di ba? Yes. Kasi pwedeng yung halaga ay piso lang. Di ba? Yes. Baka may ang halaga ay 50 centimos, 10 centimos versus libo at milyon, laksa at angaw. So yun. Yes. Next, may comment pa po. Ayan, pang good afternoon, sir. Watching from Candelaria, Quezon. Oh, thank you very much, Vilma. Oo. Yeah, I know Vilma. Next, amazing advice to students and teachers like yan. Like, sir, I'll watch your MMK as well. Wash hands. Paalala pa, may wash hands. Okay. Ano pa po ba? Yan, may feedback lang kay Ma'am Budoy. Tama po yun. Mga minor subjects yung nagawa mahirap para sa mga mag-aaral. Ay, merong ganyan. Oh, mga minor subjects, tapos kinagawang major. Well, ganito yun, ha? Halimbawa, yung PE, sabi ninyo, minor subjects. Pero hindi ka makakagraduate pag hindi mo natapos yung PE1. Hindi ka rin makakagraduate kung hindi mo matatapos ang NSTP. Minor yun. Pero hindi ka makakapagtapos pag hindi mo natapos yun. Kaya, lahat mahalaga. Ngayon, yung parang nagpaparami lamang, gayong yung kasanayan ay hindi naman yung kasanayan na dapat nilang hasain para sa estudyanteng yon, yun yung hindi tama. Kasi tinitingnan mo palagi, ano ba yung kasanayan na dapat na focus mo kung NSTP? Ano ba yung kasanayan na dapat na focus mo kung PE? Ano ba yung kasanayan na dapat na focus mo kung sociology, kung arts and what's the ano, arts and ano yung subject na yan? JP, yung arts and science, sir. College. Diba, art appreciation, yan. O anumang general ed subjects. Academic freedom yan palagi. Pero focus, ulitin ko, focus on the skills. Kasi yun yung dapat na dinidevelop, hindi para lamang makapagbigay. Diba? Bakit ba mahalaga? Eh kasi sinasanay mo yung tao na dapat maintindihan niya ang kahalagahan ng ano? Ng pagsulat, ng pagbasa, ng panunood, ng pagbibigay opinyon, na kasanayan ang pinag-uusapan. Kasanayan. Yung iba dyan kasi, ayoko namang magbintang kung sino yan, pero yan yung hinanakit ng mga estudyante, makapagbigay lang. Okay? Oh, yun, paalala yun ni sir. So, sir, si Sir Lucio Goot, bilang guro po talaga marami tayong dapat gawin upang mapatuto ang mga mag-aaral at matulungan sila. Yes, comment yan. Then, sabi rin ni Sir Dan, like ng mga apostles, patuloy sa pagtuturo at pagpapakalat ng word ng Panginoon at na hindi na natatapos. Yan, sir. May kakampi ka mula sa Vatican yan, sir. Sige. Isang minuto na lang at tatapusin na natin. Pasalamatan na natin lahat ng dumano. Yan. JP? Yon, nagpapasalamat po kami muli sa mga nakilahok at nakiisa dito sa ating webinar. So sa susunod po na Sabado po ay magkakaroon pa rin po tayo ng pangatlong serya ng webinar na ang pag-uusapan ay flexible discipline. So kung wala na pong tanong, dito po nagtatapos ang ikalawang serya ng ating pagkatuto. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na linggo ng alauna para sa flexible discipline. Pero huwag niyo kakalimutan ang bukas, meron po pong tiktak nong si Sir, tiktak nong ng edukador. So ang pag-uusapan ay Etiquette of a Good Teacher, ang topic po bukas. So happy teachers sa lahat ng mga gurong na... Sandali, nice ko rin pasalamatan yung Bye Bye Amadeo National High School. Nanonood din sila yung kanilang punong guro at mga guro. Yan, sa mga nanonood po sa Calabarzon, hi po sa inyong lahat. Sana huwag po kayo magsawa na manood dito at makiisa sa lahat ng mga gawain at proyekto ni Sir. Marami po po dyan project si Sir. Sa mga susunod pakakataon, puro libre po iyan. Ayan po. So baka wala na po kayong may tanong pa po ba? So yun, wala.
More on, ano sir, mga pabati. So, ipa-flash na lang natin sa screen para naman po mapagbigyan lahat. So, ang dami po kasing nagko-comment. Okay. So, talagang maraming salamat po sa inyong lahat. Yan. Ayan po. Ang dami pong mga komentaryo. Gusto ko lang ipakita sa inyo, sir. At sa lahat ng mga nanonood. Ayan. Mukhang ang dami pa po. Hindi na natin mailalagay lahat. Pero maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat. Magkita-kita tayo sa susunod na Sabado. At kung nais ninyong makinig bukas para sa pagdiriwang ng Teachers Month, tatalakayin ko bukas mga etiketa ng isang mabuting guro at mahusay na guro. Having said that, sir, maraming salamat sa inyo. Kita-kita po tayo ulit next week. Bye-bye po, sir. Paalam. Thank you. Thank you, Garcia. Bye-bye. Salamat po.